Vice ganda na dulas. Ibang Denise ang nabanggit sa harap ni Vong Navarro. How well do you know Denise Cornejo? Bumalik! Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Naging usap-usapan ngayon ang ginawa ng Unkabogable star Vice Ganda sa segment ng noontime show It's Showtime na Kalokalike. Ito ay matapos nagkamali ang komedyante sa isang Kalokalike na contestant na nagpapanggap bilang aktres na si Denise Laurel bilang Denise Cornejo, na ikinalito ang pangalan ng aktres sa pangalan ng isang kontrobersyal na personalidad. Naganap ang insidente noong October 11 episode ng It's Showtime habang kausap ni Vice si Denise at ang impersonator. Ang pagkakamali ay lalong awkward dahil si Vong Navarro, ang co-host ni Vice at isang central figure sa isang legal battle na kinasasangputan ni Cornejo, ay naroroon sa entablado. Ang pagkadulas ni Vice ay nag-udyok ng mga naririnig na reaksyon mula sa mga audience at mga co-host. Ang contestant na si Kayla Rose Mazaredo ay nakakatawang itinama si Vice sa pagsasabing, "Iba yun, meme." Para gumaan ng sitwasyon, lumapit kay Vong si Denise Laurel, na isa rin sa judge for the day, at niyakap ito. Inamin ni Vice Ganda ang kanyang pagkakamali, mabilis na niyakap si Denise Laurel para maayos ang sitwasyon. Ang palitan ay nagdulot ng parehong tawanan at kakulitan sa studio, ngunit ipinagpatuloy ni Vice ang kanyang mga tungkulin sa pag-host at pabirong sinabing naglamigan. How well do you know Denise Cornejo? Bumalik! Wait, ito nahahag natin to. Ito pwede natin pala i-hug. Naging awkward ang pangyayaring ito dahil sa kasaysayan ni Vong Navarro kasama si Denise Cornejo. Noong 2014, si Cornejo at ang kanyang mga kasama ay inakusahan ng pagkulong kay Vong kasunod ng isang pagtatalo. Hinatulan kamakailan ng tagig court si Cornejo at ang kanyang mga kasamang nasasakdal sa kasong serious illegal detention noong May. Gayunpaman, si Vong ay pinawalang sala ng Korte Suprema sa kasong RESPE at acts of lasciviousness na isinampa laban sa kanya ni Cornejo.